Laila at Mon equals Lamon sa Super Agang Umaga. Wake up na! Ba! Bagong gawi! Sa mga nagpapabati po, mamaya na ulit pag may extra time tayo. For the meantime, ang aming bisita po ay nandyan na sa backstage. Kaya naman, i-intro na natin sila. Basahin ko lang po ito, ha? Mga kapatid, sa ating pamay ngayong araw, kilalanin po natin ang isa sa mga kababayan natin na nakabase na sa Dubai, na sa kabila po ng napakaraming pagsubok ay hindi napigilan na mangarap at magtagumpay eventually. Yes, grabe. Ganda na storya nito. Mula po sa pagsuscoop ng ice cream to watch designer. Oh, di ba? As in, nagde-design na po sila o siya ng mga relong ngayon. And it's oozing with Pinoy pride kapag nakita nyo yung kanyang mga dinisenyong relo. So without further any further ado, kausapin na po natin ngayong araw, June Sorsano ng Kaya Ko Watches. Good morning, June! Hi, sir. Good morning! Ayun, good morning! Ayan, maraming salamat po. Magandang umaga sa lahat. Morning! Are you in Dubai? You're in Dubai? Oh, actually, I am enjoying my vacation here in the Philippines. Wow! Maagang-maaga dyan ngayon. Nasa ka na, sir? Nasa nag-enjoy? Oo, nasa Ortigas ako ngayon. Ito kasi isa sa mga wish ko. Dahil alam ko, kapag empleyado ka, kapag empleyado ka lang kasi sa abroad, medyo limited yung pagkakataon na makapagbakasyon ka talaga ng mahaba sa Pilipinas. So, now that I became an entrepreneur, so I can stay in the Philippines as much as I want. So, ito yung isa sa mga privileges ko na ini-enjoy ko na naging businessman na ako ngayon. So how many months do you plan to stay in the Philippines? Honest, more than 10 years akong hindi naka-uwi sa Pilipinas. Oh. Well then. This is my first time na makabalik ulit and be with my family. Actually, nakapunta na ako sa Iloilo with some of my siblings there. Now, I'm staying in Ortigas para naman ituloy yung ilang mga activities na kailangan kong gawin dito. Kasi aside from me doing the business, meron din, freelancer din kasi talaga ako. So, actually, doon nagsimula yung Kaya Ko Watches. Eh. We are a group of freelancers. So, I'm doing brand for some Filipino brands. Okay. Nice. Oh, wait. Before we dive into that, on that aspect, magkwentuhan mo muna kami ng background mo. You said that you were an ice cream scooper in Dubai before, no? Kwentuhan mo kami. So, ano yun? May dream ka talaga na makapag-abroad sa Dubai specifically? And what do you plan to do there? Well, I think it's the same dream, no, with everyone sa Pilipinas. Alam naman natin na naniniwala tayo dati. Ako, lalo na ako, naniniwala ako na kapag nagtrabaho ako abroad, yayaman ako agad. Kasi parang feeling ko, ang daming pera doon. Parang lahat ng mga OFW, may mga ginto. So, I am the same with everyone before. Kaya ako napilitan na mag-ibang bansa. So, luckily, I got a job inside sa Dubai International Airport as one of the staff ng isang malaking ice cream company. So, sa bakit na Philippines, trabaho kasi dito, nasa office na ako, nasa shipping company na ako, isa na akong trainer ng isang BPO company. Tapos, babalik ako ulit sa trabaho na, alam mo yun, yung parang tingin ko parang mababa siya. Kasi parang nasa kitchen ko eh. Pero wala akong choice, tinandun na ako. So, parang kailangan kong patunayan sa ako. Oo, na kailangan uuwi akong successful sa pag-abroad. So, wala akong choice. Kailangan kong harapin yun na, okay, maybe this is the way how I'm going to start in Dubai. So, kahit mahirap, see, go lang ako ng go. Pero ang hirap palang nakatayo ng more than eight hours in a day. Kasi kapag nasa food and beverage ka, mahaba ang oras eh, ng trabaho. Hindi siya 8 hours lang, minsan 10 hours. Kaya yun, so doon ako nagsimula, inabot ako ng 4 years doon sa ice cream company. Tapos, sabi ko, gusto ko namang maiba ng linya kasi I think it's about time that I have to look for ano talaga yung gusto ko as my career. So, after ko magtrabaho doon, naghanap na ako ng ibang trabaho sa labas ng airport. Kasi ang mahirap kasi sa trabaho sa airport, Sir Mon at saka Ma'am Laila, is 24 hours? Kaming graveyard shift lagi. Yeah.
iba yung tulog sa ano eh, sa gabi talaga kaysa yung araw ka natutulog. Pero ang ginagawa ko that time, nagbo-vlog na ako noon. I started vlogging around 2009. So kaya doon ako nakilala ng Filipino community as the first Filipino vlogger in Dubai. So ginamit ko yung platform. Since available ako ng daytime, marami akong nagagawang content. So nag-grocery ako, pinapakita ko sa mga audience ko na ito yung buhay ng mga OFW sa Dubai, saan kami nakatira, saan kami nag-grocery, paano mag-apply ng trabaho, ano pa ba, paano maiwasan na, alam mo yun, maloko ka sa Dubai, saan nagpapagupit, ano yung presyo ng mga bilihin doon. So nag-hit yung vlog ko. So ang ginagawa ko na ngayon is, I am working, at the same time, I am using yung YouTube channel ko as platform to share informations to everyone. And dahil doon, nakilala ko sa community. I received a lot of recognition from different media in United Arab Emirates. Tapos, natuwa lang ako na, alam mo yun, yung nabibigyan ako ng recognition for all the effort na ginagawa ko. And I'm very happy about it. Kasi, bakit na Philippines? Hindi naman ako nag-vlog. Hindi ko kayang humarap sa camera. So parang because of my... Maybe my mission na since nandun na ako, maybe I am the right person to share the right information. Kasi during that time, 2009, ang daming gusto pumunta sa Dubai. Eh. Kasi di ba parang isa rin ako sa kanila na gusto kong pumunta sa Dubai, pero gusto kong masigurado na ang pagpunta ko dun is a right decision. So kaya nung nandun na ako, okay, I'm giving them answers na marami nagtatanong sa akin, not only just Filipino from Philippines na gustong pumunta na Dubai, but even those who are already in the Middle East na gustong lumipat sa Dubai. So doon ko na nakita yung value ko as an OFW na okay, sige, kayod tayo, pero at the same time, I feel satisfied na nakakatulong ako by sharing information. And because of that, nakilala ako sa community, and then I am starting to like promote Filipino businesses, not only just in Dubai but the entire United Arab Emirates. And yun ang dahilan din kung bakit nahanap ako ng aking business partner dito sa Kaya Ko Watches. Na ayun, nagkahanapan. Oo, she's also a digital coach, digital marketing coach, si Jessica Darianani. So yung brand namin is... She Filipino po, no? No. Oh, is she Filipino? Oo, Filipino din siya. She's Filipino, half Indian. Mm. And super ano niya, super. Magkaiba kami ng ugali. Parang ako yung tawag nito, ako yung more on active kasi sa community, siya naman yung strength niya is more on digital. Mm. Pero ang decision ko kasi for me to shift from an employee to an entrepreneur, napakahirap na decision sa akin noon kasi sobrang tindi ng pinagdaanan ko as employee lang eh that time. Parang nagtrabaho ko sa isang Filipino-owned company, then I give all of my trust. Tapos suddenly, hindi ko matanggap yung idea na parang Filipino pa yung maglalagay sa akin ng alanganin sa Dubai. Yung, alam mo yun, yung out of nothing na hindi ko maintindihan, binigyan ako ng problema with my visa, then nag-overstay ako doon ng almost 8 months. Tapos, ang hirap paano ko siya aayusin ang buhay ko doon. Kasi nga, for me to fix that, they have to settle it. Kailangan nilang ayusin yung case na final nila. So, alam mo yun, yung buhay ko na parang, for me to just survive doon sa Dubai, kailangan kong magtrabaho ng mga bagay na hindi ko talaga nagagawa. Alam mo yun, yung parang kang patago eh. Kasi kung ma-check ka ng mga polis, then ano ka na, parang TNT na yung category mo. Mm-hmm. So yun yung nagbigay sa akin ng decision na siguro hindi talaga ako okay na maging isang empleyado sa Dubai. It's because of that very bad experience na meron ako. Ang laki ng takot ko. Mm-hmm. And pero sir, how is it now? Na-resolve na po ba yun? Oh, yes. Oh, na-resolve na. Kasi ang ginawa ko din naman is hindi ako uuwi nang hindi ko siya maitatama. So, awa ng Diyos naman, we settled. And then, naayos na rin naman documents ko. And that's the reason why we have our license na. So, nagkaroon na ako ng license. And I promise to myself na sabi ko, ayoko nang maranasan yun. Okay, naranasan ko kasi yung parang inapi ako eh. So, ang purpose ko ngayon, when we open Kaya Ko Watches, we wanted it
to empower Filipinos na hindi dapat, as Filipino, hindi po pwedeng hanggang dito ka lang. Okay? Na pwede mo rin abutin yung mga pangarap mo talaga. You just have to risk. So doon namin naisip na yung unang watch na nilabas namin is actually a Gabriela Silang watch. It's a limited edition. So ang pinaka-inspiration ng Gabriela Silang watch namin actually is for Filipina. Kasi po, as a vlogger, ang dami kong na-meet na mga masisipag na mga nanay sa Dubai. Mm-hmm. Diba? Meron silang regular job, okay, sa isang F&B industry din. Alam, sabi ko nga, kapag F&B, 10 hours minimum yung trabaho. Pero dahil nag-aaral yung anak niya, kailangan niya mag-sideline pa ulit. And then after that, mm-hmm. mag-isa pa sideline. So parang alam mo yun, yung tipong, ate, natutulog ka pa ba? Sabi niya, sir, sabi niya, kailangan eh. Kasi hindi ko kayang iisena na wala na, kumbaga nalayo ako sa mga anak ko ng napakaraming taon, pero yung edukasyon na pinangako ko sa kanila, hindi ko maibigay. So siguro sir, 4 na taon ko lang naman gagawin to, makapagtapos lang sila, then uuwi na ako. So yung inspiration ng Gabriela Silang na this is for all Filipina na nasa abroad to empower them more. This is a representation na katulad nga ni Gabriela Silang, matapang siya eh. Palaban siya para sa bansa, di ba? So parang same with all Filipina na nasa abroad, malayo sa sariling anak, pero inaalagaan yung anak ng iba, and this is for them. So ganun kahalaga yung Gabriela Silang na binibigay namin, and that inspiration is we wanted to share not only just in United Arab Emirates but to all Filipinas abroad. So we are very lucky na appreciate ng mga Pilipino from Canada, from Saudi Arabia, some part of US, and of course, some Filipino in the Philippines. So sobrang, para sa kanila sobrang sarap yung pakiramdam that they are being recognized every day na kapag suot nila yung watch namin, we wanted them to know that they are not just wearing a watch that tells time. It's they're wearing a watch that reminds them that they are Filipino. Na wala tayong problema ang hindi kaya natin lampasan. Kasi totoo naman eh, sa abroad, every day is a struggle. Every day yun, iba-iba yung cost ng struggle mo. It's either from your co-worker, na non-Filipino na hindi ka naiintindihan, or na maliit ka. Pero you are Filipino eh, you're wearing the watch. You have that pride with you na magaling ka, na kaya mong tapatan kung anong kaya nilang gawin and maaring lampasan pa. So, yan yung pinaka-inspiration ng Gabriela Silang watch namin. Mm-hmm. Then, meron pa. meron pang iba, di ba, sir? Mm-hmm. So, after nung success nung Gabriela Silang namin, then we created a watch naman, which is we called Amihan Collection. Ang kaiba naman ng Amihan Collection is, si Amihan Bird kasi, siya yung tumuka sa kawayan. So, it's the creation. So, yes. Tinuka ni Amihan Bird yung kawayan, lumabas si kawayan. Yes. So kaya yung next na watch namin is malakas at saka maganda. So this one represent to all Filipino, mapalalaki man o babae, na we are Filipino, okay, na tayo ay mataas ang pangarap, na mahal natin ang pamilya natin, na maaaring kumbaga kaya siya creation, it's the beginning of everything. Na kapag nasa abroad ka, you have to consider na teka, bagong mundo to eh. Okay, bagong mundo ang gagalawan mo. Ibang mga tao makakasalamuha mo. So, pero dahil Pilipino ka, dahil pag lalaki, dahil malakas ka, kaya mong lumaban. Kaya mong magtagumpay. Kapag babae ka naman, sir. Maganda ka eh. Di ba? Maganda ang kalooban mo, maganda ang pagkatao mo. So wala kang dapat ikatakot na you are Filipino, representing Filipino sa abroad. So yun yung inspiration ng aking collection. Pero maganda rin yan sa mga newbies sa trabaho, yung mga kakagraduate lang at papasok sa kanilang first trabaho, di ba? No? Kasi in the beginning eh, parang ganun, di ba? Mm-hmm. So, parang bagong simula siya. We wanted to actually to have this watch as our parang first gift dapat namin sila sa mga bagong salta. Na, kasi ako nung bagong salta ako sa abroad kasi, ang daming takot eh, lalo na Middle East. Kasi 'di ba bago ako pumunta sa Dubai, ang dami kong iniisip ng mga balita dati na oh, sa Middle East ka, baka maghahasa ka or pakulong ka or ganito, ang daming ganoon. So parang bago pa ako pumunta ng abroad,
ang daming nakakatakot sa utak ko. Pero because of this watch, I wanted to tell the story that na hindi, wala ka dapat ikatakot kasi Pilipino ka. Mm-hmm. Diba? Kasi magaling ka. So dapat yun yung message namin para sa lahat ng mga Pilipino na if they have this malakas watch or maganda watch, you are going to represent Filipino abroad na may taas noo ka talaga. So yun yung disenyo namin. So itong mga watches mo, itong mga collections mo, for example, for those interested na nanonood sa atin ngayon and nakikinig, saan nila makikita yan? And curious lang ako, if you are in Dubai, meron ka bang nagdi-distribute dito sa Philippines? If ever yung mga kapatid natin dito, gusto rin nilang bumili ng watch na yan? Well, available siya online. So all they need to do is just visit www.kayako.ph. And swerte to ha. I mean, perfect time to everyone kasi nga bare months na. We have this buy one, get one promotion sa aming website. So puntahan lang po nila yan. And then, nagdi-deliver po kami dito sa Pilipinas. And that's actually the reason why I am here also is we wanted to open our first store. Siyempre, dapat sa Pilipinas. So yun yung una. So hopefully, makahanap tayo ng isang magandang place dito sa Metro Manila to start yung actual store ng Kayako Watches. Mm-hmm. Oh, I see. Pero sir, you, aside from ano, from yun nga, inspiring other Filipinos through your watches, ang balita ko, meron ka rin mga estudyanteng natutulungan. Tama ba? Mm-hmm. Yes po. Like I said, ang Kayako Watches kasi is we are actually a group of freelancers in United Arab Emirates. So we wanted to extend that kasi nung, lalo na nung panahon ng pandemya, naintindihan ko ang daming tumigil sa pag-aaral. Maraming mga estudyante na naghahanap ng sideline online. So doon nagsimula yung idea na why don't we hire Filipino students in the Philippines to work with us? So we hire photographers, we hire someone to manage our social media or maging community manager. So yun yung naging advocacy namin kasi since we are online, then why not take our platform or use our platform to help our kababayans. So at least during the time, alam mo yun, kahit nasa bahay sila, naka-online class, they are still helping their family. So yun yung reason kung bakit nag-extend kami with hiring yung mga Filipino students mismo na naka-base in the Philippines. So ako kasi on the other side naman, since I am working with different Filipino brands online, nag-hire ako ng marami po talaga from different universities. And you know what, nakakatuwa kasi even though they are just a student as of now, pero sobrang gagaling nila. They are very good content writers. Ang gagaling nila gumawa ng mga contents. They're very active talaga sa social media. Kasi alam mo, ako kasi medyo nagkakaedad na, no? So hindi ko nasusundan masyado yung trend. Pero but because of these students, medyo nakakasakay na ako with, okay, ano pa nangyayari? Ano ba yung mga trending ngayon? Kasi sa business, napaka-importante sa akin that you have to be aware of what are new things on social media. And because of them, ay sir, kailangan natin ng shop. Ay sir, kailangan natin ng ganito. Ay sir, kailangan natin gumawa ng pa-contest. So, napakalaking tulong na tinutulungan namin sila. Pero at the same time, they are also helping us na maging matagumpay yung Filipino brand na meron kami sa abroad. Kasi ang pinakamalaking struggle na hinaharap namin dito, Sir Mon and Miss Laila, is that may mga Pilipino minsan na kino-question kapag Filipino brand, eh, parang gawa naman ng ano yan, ng parang Divisoria watch lang yan, parang ganun yung comments nila. But then, ang sinasabi lang namin is, for them to see how they will become proud of Kayako Watches if kapag nakita nila ng actual. All elements na ginagamit po namin doon are all Filipino. Nandun yung mga ginagamit kami ng baybayin to name our watch doon sa pinaka-actual na watch. Kapag nakabili sila ng watch namin, it will refresh their mind of how beautiful our culture is. Kasi if yung Gabriela silang, yung bolo doon, yung tawag nito, yung design sa harap na hinati namin into three that represent Luzon, Visayas, and Mindanao. Tapos yung likod noon, nandun yung pinaka-marking ni Gabriela Silang na magtatatak din sa kanila na okay, this is a Filipino brand. And nakakatuwa lang na at the end, alam mo yun, yung kahit mga hindi Pilipino,
umorder sila noon. It's because ganong kataas ang respeto na nakukuha natin mga Pilipino sa ibang bansa. Na they appreciate mm-hmm. Filipino brand. So yun yung nakakagulat. We're very thankful for that. Okay, oh, ayan. Sir, ano pa yung ating pwedeng i-add? So, meron kang early Christmas promo. Ayan, tama ba? Yun yung sinasabi mo kanina. Diba? Yes. Na buy one, take one. Ayan. And when it comes to quality, ang assurance po ba natin yan eh? Kapag binili natin ng Lunes, hindi naman sa sira Martes. Gaano po katibay ng ano, bonggang-bonggang ating relo? And yung straps, what is it made of? Yung straps ng relo? Well, leather talaga yung strap natin, you know? And then ang kagandahan kasi ng watch na ginagawa namin, we understand fashion as well. So ang ginagawa namin, lahat ng watches namin, pwedeng palitan yung straps, napapalitan siya. So like for example, silang watch, we have 5 different colors ng strap. So alam mo naman natin kapag mga girls, sometimes, di ba, minamatch nila sa kanilang damit. So we have 5 different colors to change. Ayun, sobrang fun siya, pero sober quality. Kasi yun yung goal namin, not only just to produce a watch for Filipino abroad, but also to show to the world that when it comes to quality, kailangan lumaban tayo. Kasi our quality is the same with other big brands. Eh. Yun yung ipagmamalaki natin. So, ganda niya, no? Ganda. Is, what is that, the Gabriela Silang? Oh yeah, it is, no? Gabriela Silang. So as you can see, dalawa yung face. Oh, meron siyang dalawang face. Isang black yung face at saka isang white yung face. Pero yung 5 straps, pwede mo siyang bilhin. So, wow! Para then, ano, para you have different strap color every day of the week, di ba? Para Monday, Tuesday, Wednesday. Para hindi halata na iisa lang talaga yung relo mo, di ba? So maganda, galing, galing, galing. Very good, very good. Okay, sir. Yeah, again, sorry? Special packaging ginawa namin dito sa napapanood nila ngayon. Mm-hmm. Yung Amihan watch natin comes with a beautiful box that tells the story of Amihan Bird. Yung katungkol kay kay maganda. So punong-puno siya ng inspiration. Sa box pa lang yun, sa packaging pa lang yun. So kapag lalo na kapag sinuot nila yun, then doon na nila mararamdaman na, okay, yes, I am a Filipino. At kaya kong trapin na kahit ano dito sa abroad. Alright. Oh, sir, once again, invite everybody. Sir, ako po, mayroon lang akong isang tanong lang po. Okay, sige. Patanong lang ako. Sige. Oo, para lang. Medyo nawawala si Mon. Signal ko. Sa dami-dami ko kasi ng negosyo, usually, okay, nawawala-wala. Sige po. Usually kasi pagkain, ang madalas negosyo po, no, na pinipili ng mga tao, yung magdesenyo po ng relo, hindi siya pangkaraniwan. Bakit lang po, very briefly ulit, para at least ma-inspire po yung ibang mga nanonood, nakikinig sa atin, na hindi lahat sa pagkain nagiging asensado, kundi ayan, pwede rin po sa ganyang klaseng negosyo. Una, automatic, especially for OFW, restaurant talaga ang unang papasukin natin kasi we love to eat. Okay, marami talaga nag-venture into a restaurant business. Pero kasi sa amin, ang iniisip kasi namin is, gusto ko, nandun ako sa, ang puso ko kasi talaga yung pagiging proud ako sa pagiging Pilipino ko eh. So we wanted something that ako at saka yung business partner ko, na kailangan happy kami doon sa business na gagawin namin. Kaya plinano namin siya ng maayos, na teka lang, time sa abroad is very important. Kasi they have to remember, kasi ang gusto kasi na namin mangyari is they have to wear their pride every day and remind them na teka lang, hindi ako dapat nasa abroad ng 20 years. Imagine mo, kung umalis ka sa Pilipinas na 1-year-old yung anak mo, 21 na siya bago ka umuwi. So we wanted to remind them na you are Filipino and yes, maybe nasa abroad ka, nakakatulong ka sa pamilya mo, but we wanted to remind them na teka lang, time is really important. And sir, gusto ko tayong komento with this kind of... Thank you, sir. Opo, with this, when nag-venture ka dito sa ganito klase negosyo, gusto ka namin i-comment kasi ang ganda ng pag-level up mo ng Pinoy brand dyan sa mga watches na yan. Hindi ko alam kung nabanggit na kanina, magkano po yung range lang ulit nitong mga nitong watches po, ng Kaya Ko Watches?
Okay, in peso, yung range na is around 12,000 pesos up to 14,000 pesos yung price range natin. Actually, malaking question yan sa ilang mga kababayan natin. Na bakit ang mahal? Kasi what we want is to have a Filipino brand na talagang kayang sumabay when it comes to quality. At gusto namin baguhin, Sir Mon. I-level up natin. Tama. Yes, gusto natin baguhin kasi, Sir Mon, yung pananaw ng ilang mga tao na kapag Filipino brands, madaling masira. Ganito. So, when it comes to quality, yun ang sinigurado namin na kapag binili nyo yung product namin, ito ang Pilipino. Ito yung produkto ng mga Pilipino na hindi, ibig sabihin Pilipino, madaling masira. Okay, so yung quality na, kasi ginawa po namin is I have friends kasi na nagtatrabaho sa mga watch company. So ang dami nilang binibentang watches. So before we produce yung maramihang order namin for our design, we really let them check na okay pa to if you're going to compare to other brand. And sinasabi naman nila na if given a chance, they wanted to have one or what. So it means yung quality sinigurado namin na hindi mapapahiya yung tao na magre-regalo niyan yan sa kanilang mga mahal. So, sir, last question na ako bago ka mag-plug. May actually. Ilan, sir? Is it 1 year? How many years yung warranty? We're actually giving them 1 year of warranty for the watch. Ayun, at saka yung service naman namin is worldwide eh. So we deliver all of our product are based in Dubai kasi po medyo madami yung product natin. So nasa Dubai siya nagagaling. So we're very lucky kasi we are like in the middle. So kaya pag may mga order sa US or sa Philippines or sa Asia, medyo nasa gitna kami. So yun yung kagandahan ng location namin. But then yun nga, we're really planning to have one store, actual store in the Philippines. So we're still hoping pwede, na mas pwede. Yes, let's push for that. Oh, sir, ulit natin, where can we find you? Plug your number, how to order, go. Ayan, so sa lahat po ng mga nakikinig, ayan sa ating bagong gawi, ayan nakakatuwa naman sa lahat ng mga bagong gising dyan. Alam natin yung mga bagong gising, yung nagumigising sa umaga, maraming magagawa sa maghapon. So, if you guys wanted to just check our watches, ayan, very proud po kami to present Filipino product based in Dubai. Ayan, dalawin nyo lang po ang www.kayako.ph and enjoy our pre-Christmas promotion. We are giving buy one, get one para po sa lahat. Kasi what we want is to have all Filipino in the Philippines and abroad magkaroon po ng Kayako watches because this is about us. And this will go to remind you that we are Filipino at wala tayong problemang hindi kayang lampasan. So maraming salamat po for the opportunity to be with you, Sir Mon and Miss Laila. Thank you, maraming Sir. Maraming salamat sa iyo, sir, for doing this kind of business, no, for venturing into this kind of watch designing, putting Filipino brand into these watches. Sir, grabe. Mga kapatid, kung kayo po ay naghahanap ng pangregalo kay na boss o baka pangregalo po, pang-reward sa sarili ninyo na mapagiging proud ka sa iyong pagiging Pilipino, eto na 'yon, no. We will always remember na eto yung pinagpagurang ko and you're actually paying for the quality of that product. So, why not try it? Support, no? Itong Pinoy Kaya Po product. Watches, Sir Jun. Yes. Sir Juni, thank you very much for your time at mabuhay ka po. No? Looking forward to more sales pa ang negosyo. Thank you, sir. So if it's have buy a great day. Bye-bye. You get 2 for 12,000? Ganon? Yes. Pwede na apply na with the Swiss brands na mga nasa mall. Kaya mga kapatid, bili na ng Pinoy products, di ba? Bili na nitong Kaya Ko watch kasi kaya at afford na sa 2 for 12,000. Okay na yan, di ba? Thank you, Sir June. Thank you. Thank you, Sir Junie.